ito lang po sir, at tuloy-tuloy na ito para magpatuloy ang programa. Yun naman kasi ang bilin niya, tuloy ang laban para sa katotohanan. So, it's our advocacy na dapat maging totoo tayo lahat. Kaya lahat ng mga issues, hindi lang yung election-related issues ang pinapatukan namin. Kasi yung kahit yung present issue na about MOA, about Chacha, eh talagang we're against Chacha, we're against MOA dahil ginagamit ni GMA yung MOA para maisuli niya yung kanyang agenda beyond 2010. I understand dahil hindi pa panahon ito para mag-desisyon siya kasi talagang hindi madali na mag-desisyon kung tatakbo ka ba o hindi dahil may kanya-kanyang considerations kung papasok siya sa larangan. Pero advice? Eh, yun lang. Sabi nga ni FJ, hindi lang ito, dapat ito. So, ang sa amin, pinapadama lang namin kay Grace na siyang napupusuan kay FJ para ipagpatuloy yung laban ni FJ, ipagpatuloy yung pangarap ni FJ sa mga Pilipino na isang bagong umaga na laban. Wala pa. Pag-usapan po. This point in time, wala pa na pag-usapan ng puto. Ano yung pamamaraan para ma-encourage si Grayson? Ang sabi ni FJ, huwag natin hayaan na magkagat-agat-agat. So, alam natin na mahal ni FJ Muslim at kung buhay pa siya, I'm sure ang sumusto niya dyan ay yung yun na yung peaceful means para ma-resolve yung problema sa Mindanao at hindi niya hayaan na humiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Last na lang sir, sa tingin niyo po ba yun, actually it's a decision na ng Pangulo yun. It's up to us to decide on that. Pero ang sa amin mga advocacy group, ang gusto lang talaga namin, yung matahimik na pangamaraan at wala nang patay at maging biktima ng karahasan na nangyayari ngayon sa Mindanao. At alam ko naman merong sumusunod niyan. It's not us, we're not a political party, hindi kami yung politiko, kami yung advocacy group lamang at ang aming sinusulong sa ngayon na huwag hayaan ng MILF na gamitin sila, gamitin ang MOA para ma-extend ang term nito. Thank you.